Magandang araw, my fellow MMA superfans. My name is Nissi Icasiano. Today, we are fortunate to get a glimpse of the future of Philippine MMA because one of Team Lakay's highly touted prospects is here to join us in the program. Ladies and gentlemen, let's all welcome Carlos Alvarez. Carlos, kamusta? And thank you for dropping by. Thank you, sir, Nikki, sa interview na to. Thank you sa opportunity na ma-interview. All right. Walang anuman. Well, Carlos, now we're witnessing a new chapter in the storied history of Team Lakay. The term, yung term na ginagamit is next gen or next generation. And this term is being thrown around more often. And pero ang tanong ko sa iyo, how does it feel to be part of this quote-unquote next gen or new generation that will have the responsibility of holding up the fort for Team Lakay and at the same time continuing the group's legacy? Malaking ano ba to? Maganda po yung next generation po kasi kaming next generation mas yung sa ang sabi po nila mas kompleto kasi nung mga bata pa lang kami nag-train na kami sa jiu-jitsu, wrestling and striking. So maganda po yung pagka-mix up ng mga skills namin and mas na-train kami ng maayos kasama yung mga kuya namin dati. Kaya ito po ay malaking kwan sa amin para next na magtatayo ng pangalan ng team natin. Carlos, obviously there's a huge void since nabanggit mo yung mga kuya mo noon. There's a huge void that you guys have to fill in and you guys have to step up na rin. As the new blood, paano nyo ito tinitignan? More of pressure or challenge ba? Or did you see it as an opportunity to shine because, alam mo yan, sad to say, the big names are no longer around in Pico, La Trinidad? Okay, para sa akin, challenge din to kasi syempre pressure din para sa amin na kami na yung next, kami na yung kami na yung mga athletes ng Team Lakay na lalaban sa international stage. Tsaka pan dito, blessing din to para sa amin, para opportunity din para mapakita namin yung kung ano yung mga natutunan namin, pinaghandaan namin, yung mga hard work namin. Well, speaking of opportunities, we can say that you're fortunate dahil ganito pa lang kaaga na bigyan ka na ng opportunity to compete on a global stage like ONE Championship. Hindi lahat nagkakaroon ng ganong opportunity, lalo sa ganitong kaaga sa karera nila sa mixed martial arts. Nung sinabi sa'yo last April na sasaba ka under ONE Lumpini brand ng ONE Championship, nagkaroon ka ba ng second thoughts kung ready ka na at that level? Hindi naman maiwasan yun, pero yung mga kuya ko mismo, nagsasabi na sila, ready na yan. Kayang-kaya na yan, maganda yung skill niya. Kulang lang talaga ng opportunity dati. Kaya ngayon na nabigyan na ako ng opportunity, grinab ko agad yung opportunity na to. Carlos, let's go back to your ONE debut last April against Reza Abazi at ONE Friday Fights 13. It was held at the iconic Lumpini Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. Of course, syempre, it's an honor for you to be there. But it's safe to say that you surprised many with how you approach the fight because pinakita mo or you showcase a different side of Team Lakay by heavily focusing on your ground game. Siyempre, sinasabi lang nila palagi, it's the same old argument, striking lang, pero pinakita mo yung different side of Team Lakay. Can you kindly walk us through your thought process during that fight and what were the factors that led you to your victory last April 21? Para sa akin kasi, pag sa mga sparring po kasi, tsaka sa training namin sa Team Lakay, mas gusto ko po yung all-around skill na training. Yung kung may opportunity para mag-takedown, take-down. Pag nakatayo stand-up naman, strike, then take-down ulit. Ganun po kasi yung gusto kong laro.
na maiba naman. And yun, unang strike pa lang ni Abasi, nahuli ko na yung legs niya, kaya na takedown ko and inatempan ko ng armbar pero naka-escape siya. And pagtayo namin, doon ko ulit, doon ko naman pinakita yung stand-up skill ko. Then, tinakedown ko ulit and ground and pound. So, ikaw as a competitor, mas gusto mo yung pagiging all-compassing nature or yung versatility ng mixed martial arts kaysa nagpo-focus ka into one aspect only? Oh, sir. Mas gusto ko po yung parang yung isipin ng kalaban mo, mag-striking kayo, tapos bigla kang mag-shoot, iti-take down mo, ganun po yung para hindi po predicted yung mga galawan. Well, yan nga. Kaya nga tawag sa'yo, limitless. Kasi parang aside from being limitless, unpredictable ka pa. Well, gato lang. If you would rate your one championship debut last April, ano yung mabibigay mong score? 8, sir. Wow. Bakit naman 8? Baka naman pwede natin ma-explain bakit naman 8 lang mabibigay mo. Nung pinanood ko kasi yung laban ko, may mga kulang pa eh. Yung dapat baka first naman round pwede pa natin matumbok ano yung mga kulang mo. Baka, syempre, syempre sa lahat na nakapanood, it was a perfect fight for you. Napaka one-sided ng laban. You got the finish. Well, sa akin, surprising, you didn't get the bonus. Pero ano yung tingin mong kulang pa in that fight na parang, oops, I'm satisfied, pero meron ka pang room for improvement? Siguro para sa akin yung composure pag nasa Mm-hmm. Doon ka na sa ring, yung maganda yung takbo ng isip mo, yung alam, experience pa, kulang ba sa experience? Ngayon, marami siguro ang hindi. Lilinawin natin, marami siguro ang hindi nakakaalam nito, pero of course, syempre sa atin in the closed circuit, pero sa ibang MMA fans, pero hindi alam na lahat na brother-in-law mo, si former one flyweight world champion, Jay Eustachio. Pero gusto namin malaman, ano yung nakukuha mong pieces of advice from him, lalong-lalo na bago yung debut mo sa one championship? Matagal ko siyang naging coach kasi nung college pa ako sa University of Cordilleras. Siya yung nag-handle sa amin doon. Kaya parang naging 3 years ko na rin siyang naging coach. Eh yung madami siyang naturo sa akin, yung mas lalo na sa mental game, yung paano lumaban ng ginagamit yung utak, yung points, paano kumuha ng points, ganun. And isang advice niya sa akin nung bago laban ko is gawin ko lang daw na parang sparring, isipin ko lang na parang sparring yung laban para hindi ako maratal pag andun na sa laban. Ang tanong lahat, mas mahigpit ba si Jehe sa iyo o may special treatment na binibigay sa iyo si Jehe? Okay lang naman. Sakto-sakto lang. Well, eto Carlos, matanong ko lang. Can you say that you're fortunate not only because you're training and representing Team Lakay but also you're closely working side by side with a family member like Jehe Eustachio? Oh, naman sir. Marami siyang na-advise hindi lang sa MMA kundi sa outside martial arts din. Ngayon, Carlos, on July 14, you'll be returning to action at One Friday Fights 25 against Reza Saedi of Iran. Of course, the goal here is to win. But as a fighter overall, ano yung hinahanap mo in this fight na makakatulong sa'yo in the long run? Ang goal ko dito sa fight na to is to win and finish the fight as early as round one and of course get the bonus. And syempre yung experience ulit at exposure ang pinakakailangan ko dito. Parang lahat tayo ang inaabangan yung bonus na yun. Linawin lang natin sa mga listeners and viewers, it varies. Minsan ang binibigay nila is $10,000 and of course dun sa mga main roster na $50,000. Pero of course, syempre, it boils down to the performance, lalo
ang CEO of ONE Championship na si Chatri Sityutong ay nanonood palagi every fight night. Pero ito nga, Carlos, is there an aspect, sabihin natin, is there an aspect of your game that you wish to showcase in this fight, in this upcoming fight, or alam mo yon, sabi mo nga kanina, finish ang gusto mo. Is there a manner as to how you want to accomplish the victory? Ano ba? TKO, KO, submission? Yung kalaban ko kasi is grappler eh. Kaya unang-una else game plan is knock him out and defend takedown. Pag may opportunity naman, isasubmit ko siya. Wow. Wow, that's big words from the Limitless. Ngayon, yung mga kalaban mo on July 14 has, ngayon, so far, according to, of course, our resources, is 1-0. Kahit sabihin natin na record-wise, parang parehas lang, malaking trabaho pa rin sa aspeto ng scouting dahil di ganun karami yung footage of previous fights sa amateur and his last pro fight. Paano nyo ito sinusolusyonan sa Team Lakay ngayon sa ensayo? Sa training po, basta nag-focus lang po kami sa skills, lahat po, striking, grappling, and wrestling. Kung ano po yung gagawin niya sa cage, para ready po kami kahit anong mangyari. Kasi wala po masyadong video ang kalaban ko, konti lang. Ngayon nasabi mo nga, nasabi mo nga kanina is you want to maximize or to capitalize on the exposure na binibigay ng ONE Championship. Kung manalo ka dito, ikaw ba, do you think after this, yung susunod mong venture sa promotion na ito ay yung big numbered events or sabihin natin yung big events nila na umiere sa Prime Video, yun ba yung isa sa mga target mo na makasama ka dun sa mga big cards? Opo, sir, yun po yung main goal, kaya kailangan po maganda yung performance dito sa One Company ulit para makuha na ko sa main roster ng One Championship. Right. Ngayon, alam ko maaga pa sa career mo bilang featherweight competitor ng ONE. Pero syempre, gusto ko lang din malaman. Ngayon ba, ano yung masasabi mong dream matchup sa division mo kung sakali? Dream matchup? Siguro si Nguyen. Kasi... Martin! Oo. Siya po yung madami siyang nakalaban ng mga kuya ko. Gusto ko rin na matry. Si Kevin, siya, si Edward. So, aside from Martin Nguyen, sino pa yung mga gusto mo? Siyempre, lahat dyan, heavy hitters, is siyempre, di natin mapagkakaila yung featherweight division. Is isa sa mga entertaining weight class. Hindi lang entertaining, pero stock. Sino pa sa tingin mo ang gusto mong makaharap? Madami sila eh. Puro heavy hitters lang. Marami yan. Marami yan. Tanli, oh, Tangkay. Pero siyempre yung champion na, yung si Tangkay. Kung sakali, ikaw yung second member of Team Lakay na pwedeng makasungkit o makalaban for the featherweight world title, of course, siyempre yun ang gusto natin makita in the future. Of course, we're hoping na matupad lahat ng yan. But before we let you go, Carlos, baka may nais kang pasalamatan. Okay, gusto kong magpasalamat sa unang-una sa Team Lakay, Coach Mark, sa lahat ng coaches, to my teammates, sparring partners, and sa lahat ng supporters at fans ng Team Lakay. Maraming salamat. All right, Carlos, maraming salamat and we wish you nothing but the best in your upcoming fight. Thank you so much, Sir Nicky. That's it for all of us here on the MMA Superfan. Don't forget to like, share, and subscribe and also hit the notification bell to stay up to date with all the latest content from the MMA Superfan. Again, I'm Nissi Icasiano. Till next time.